Guys, good morning. This is Belle Channel 2018 and welcome to my vlog. Siya ina magdayaw, bakit nga ba nawala sa asa? Umamin na si siya ina magdayaw kung bakit bigla siyang nawala sa asa. Ito ay nung nagsalita siya nung Sunday sa musical show ng ABS-CBN na ASAP ang kapamilya actress na si siya ina magdayaw. Kamakailan lamang ay muling napanood ng live sa ASAP na ating to stage ang dalaga makalipas ang 8 taon kung saan regular nga siya na nagpe-perform noon. Para kay Shaina, ang muli niyang pagsasayaw sa nasabing programa ay isang symbolic renewal ng kanyang health na siya naging dahilan ng pag-alis niya sa show. Nang makaranas daw siya ng mga symptoms ng hypothyroidism ay nagdesisyon na siyang magpaalam sa ASAP noong 2014. I had to give up that dream. No, it wasn't even a dream. I was living the dream. That was my reality. Ang saad ni Shaina magdayaw. Every Sunday, I would go on stage. It became a part of my life. It became a huge part of who I am as a person that I have to give up on. Ang saad ni Shaina sa panayam ng ABS-CBN. Na-diagnose raw siya noong mga panahong yun ng hypothyroidism o underactive thyroid. Pero binaliwala lang daw niya ito hanggang sa naglabasan ng mga signs and symptoms. Ang mga common symptoms ng hypothyroidism ay fatigue, weight gain, joint and muscle pain, and slowed heart rate. I had to stop it because I got diagnosed with hypothyroidism. I was gaining weight uncontrollably. I did not handle it well at very young age. Unusual yun. I've been puyat since I was 6 years old. I was not taking care of my body. I was not working out. I was not living a fit lifestyle. May gimmick pa yon on the side. May taping ka pa. Tapos may movie pa. Youth, diba? Hanggang sa siningil ako ng katawan ko pag-amin ng actress. Ano yan? Nakaka-apekto sa kanyang confidence bilang dancer at performer ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Also, meron ding mental damage na nagawa sa akin. Kasi feeling ko, okay, pataba na ako ng pataba. Hindi ko na makontrol. I was having breakouts also na never kong naging problema. Those hormonal changes, sobra siyang naging evident sa buhay ko when I quit ASAP. Sabi ko, sige, mag-aartista na lang ako. Aniya pa. I did not think na time will come na masasabi ko, it can be tame. It's all about hormonal imbalance. I'm at my pinaka-fit body, my state now. It did not happen overnight. Grabe yung sacrifices na I had to do. I had to work out every other day. Pagbabahagi pa ni Shaina hanggang sa maging vegetarian na raw siya. Isang vegetarian diet that incorporates seafood. Ito ang dahilan kung bakit nabawasan ang kanyang timbang at naging confident uli sa pagsasayaw. This is my way of telling people, especially sa mga nag-diagnose ng hypothyroidism, it's not impossible to tame your hormones. You just have to be disciplined. Here I am right now. I don't even remember being this grateful for a healthy and fit body. Kasi nga, never ko inisip na makakasayaw ako ulit. I never thought I would get rid of that weight. Dagdag pa niyang chika. Yung 25 years of my life in the industry, isang malaking aspeto noon ay dancing, my being a dancer. Hindi ko siya nakita or felt like a loss nung nagquit ako sa ASAP because I had other things to do. Okay, nawala yung pagsasayaw, but I had acting projects. Pero ito, it gives me a renewed perspective even with me being a dancer. Para siyang renewal. In line siya with my life, with my career, everything that is happening right now. It's actually already a gift, a bonus, a part of the plan. Pahayag niya sa nasabing panayam. So, let's take care of our body and don't abuse. Thanks for watching, guys, and God bless.